Okay, so good morning mga Pathfinders. I hope na okay lang kayo dyan sa inyong school. At ako ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ako ay naimbitahan ni Pastor Joy Mark sa isa pong liktura patungkol sa orienteering. Orienteering is basic honors na inyo pong kalakihan kailangan para po kayo ay makagain yung mga skills na inyo pong kailangan para sa inyong patuloy na paglago bilang mga Pathfinders. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay patungkol po sa orienteering. No? Basically, ang orienteering ay nahati po siya sa dalawang salita. Ang una ay ang tinatawag nating orient at yung steering na word. No, yung word na orient, ang pinakang meaning po yun is knowing your own position. No? Paano mo malalaman kung anong lugar ka, nasaan ka? At yung steering naman is an act o yung action mo towards that direction. Kaya kung nasaan ka ngayon, saan ka pupunta, di ba alam niyo naman siguro yung steering wheel, di ba? Yung mga sasakyan, meron siyang steering wheel. So, dun kinuha yung word na steering. Kasi yung steering, siya yung nagsiset ng direction kung saan ka pupunta. So, yun yung orienteering. No? Pag sinabi nating orient, ino-orient ka kung nasaan kang lugar at kung saan ka pupunta, kung anong direction at ano ang mga maaari mong ma-encounter papunta sa lugar na yun. So, yun yung orienteering na tinatawag natin. Now, ngayon, sa ating orienteering na topic, meron tayong mga kailangan, of course, na nagagamitin. Unang-una, kailangan natin ng maps. And yung pangalawa, kailangan natin ng compass. Yun yung dalawang kailangan natin sa course na to. And of course, alam ko naman sa inyo, kayo bilang mga Pathfinders, na marami na sa inyo ang merong mga smartphones. So, hindi na ako kumuha o nag-avail ng mga hard copy ng maps at saka ng compass kasi meron ng mga apps sa inyong mga smartphones na pwede nyo i-download at magagamit nyo siya kapag kayo ay nag-camping, nag-hike, at kakailangan nyo rin yung mga directions na yun para ma-determine nyo kung saan kayo pupunta, ma-orient kayo sa lugar na pupuntahan nyo, ano yung mga kailangan yung preparations. Okay, so kung meron kayong mga smartphones, of course, meron tayong maps. No? Sa maps na yan, madali mong matuntun, madali mong ma-determine yung lugar na pupuntahan mo, ano yung mga possible na madadaanan mo, ano yung mga obstacles na pwede mong madaanan along the way, at makakatulong din ito para ma-determine mo agad yung pupuntahan mo. So, ang orienteering, mga Pathfinders, is meron lang siyang simpleng question, dalawang question na dapat nating sagutin ngayong umaga. Unang-unang question is, kailangan ma-determine natin yung ating position. So, alam natin kung saan tayo naka-position. Anong position tayo? Tayo ba ay nasa north? Tayo ba ay nasa south? Tayo ba ay nasa west? O kanlurang bahagi? O nasa silangang bahagi? So, pag alam na po natin kung saan tayo, no, madali nating ma-determine yung mga lugar na pupuntahan natin. Let's say, for example, ako ngayon ay nasa Central Luzon. Nasa Central Luzon, nasa Olongga po. Nasa Olongga po. Ang Olongga po ay nasa Central Luzon. Nasa particularly, ang Olongga po ay nasa South Zambales. No? Nasa probinsya sa Zambales at nasa South.
So pagpupunta ako ng north, naandun ang Pangasinan, nandun ang Baguio. Pagpupunta ako ng south, nandun naman yung Bicol region, nandun ang Quezon province. So madali mo na siyang ma-determine kung alam mo yung iyong position. Okay? So ang use ng compass, no, yung compass na kailangan natin ay isang tool para mas ma-determine natin yung lugar na ating gustong puntahan. Okay? So, ayan, kagaya nito, meron ako dito ang smart app, no, na merong compass. Itong compass, kahit saan mo siya itapat, no, talagang nakaturo talaga siya sa north side. Ayan. Tinitingnan niya, ayan. So, meron talaga siyang specific position na pinupoint out ka sa lugar na yun. Paano naman kung wala tayong compass na dala, no? So, mamaya ituturo ko sa inyo kung ano yung mga nature guides, no? Ang nature, meron ding guides. Nagtuturo sa atin kung nasaan tayo, ano yung mga positions, ano yung mga key strategies para malaman at matukoy natin yung lugar na pupuntahan natin. And, ang compass ay kinakailangan natin para malaman natin, no? Maset tayo sa isang direction na ating pupuntahan. At let's say for example, nag-hike kayo. So your position is toward north. So kailangan ma-orient kayo sa inyong tamang kilalalagyan at if possible, let's say for example, nagkaroon ng problema, merong nawala. So kailangan yung mag-locate ngayon ng mga tao na inyong kasama. So, babalik kayo ngayon sa direction na inyong dinaanan. So, madali mo siyang ma-determine kapag ka meron kayong mga gantong gamit. Okay. So, ang second objective natin is knowing where are you going. So, pag malaman mo na kung saan ka pupunta, no, it's basic na makapag-prepare ka. So, makapag-prepare yung mind mo, makapag-prepare ka physically. Okay? Pag alam mo na pupuntahan mo, let's say for example, yung may mga trails, medyo stiff yung pupuntahan, medyo malayo yung lalakarin, may ilog na tatawirin. So, alam mo kung ano yung mga preparations na gagawin mo. So, kaya nga tayo nagkakaroon ng gantong klaseng lecture o honors ng orientering para ma-orient kayo. Ano yung mga possible na kailangang preparations na kailangan ninyo para maging maayos yung inyong pag-hike, maayos yung inyong paglalakbay. And of course by doing outdoor adventure or let's say camps or hike, kailangan ng mga physical preparations, okay? Kasi hindi lang yan basta-basta nagawin natin kaagad. Hindi natin yan ni-encourage, ni-recommend na let's say pag merong mga hike is yung pabigla-bigla kasi kailangan talaga ng preparations. Okay? Kailangan ng preparations. Now, pag malaman na natin kung saan tayo pupunta, so masiset natin yung mga kailangan nating dalhin, ano yung mga time na ating ilalaan sa pag-hike, ilang oras yung pag-stay natin sa peak, no? Ilang oras tayo maglalakad. So makukompute natin gaano karaming water, gaano karaming food ang kailangan natin. So, yun ang kahalagahan kapag meron tayong alam dun sa lugar na pupuntahan natin. Kaya nga, orienting, no? Kailangan ma-orient ka dun sa lugar na pupuntahan mo. Para at least, pagdating mo dun sa lugar, prepared ka kung ano yung mga possible na mangyayari sa'yo. Okay, now, punta naman tayo dun sa mga nature guides. No? Ang nature, meron siyang guides. Okay?
Unang-una dyan yung sun. Okay? If possible, wala kang dalang maps, wala yung smartphones mo, hindi mo dalala, wala kang compass, okay? So, pag-araw, meron tayong nature guides. Na siya nagtuturo na sa mga possible directions. Okay, let's start dun sa sun. No, ang araw, saan nga siya sumisikat ang araw? Okay, tama kayo. So, ang sun ay sumisikat siya sa silangan. Of course, siyempre. So, lumulubog siya sa kanluran. So, east and west. So, kapag ka ang na-determine mo na kung saan lumulubog ang araw, so alam mo na yung east, alam mo na rin yung west. Now, ang problema mo na lang, saan yung north tsaka yung south? So, madali lang siya. Kapag na-determine mo na kung nasaan yung east, nasaan yung west, okay, itatapat mo lang yung kamay mo, tatapat mo lang siya, yung right hand mo, itatapat mo siya sa east, yung left hand mo, itatapat mo siya sa west, yung harap mo, yun yung north, yung likod mo, yun yung south, diba? So, madali lang siyang ma-determine. Okay, madali lang siyang ma-determine. Basta alam natin, no, kung nasaan yung sisikatan na araw at kung saan yung lulubugan ng araw. Now, paano naman pagkagabi? Ito problema naman natin pagkagabi. Na paggabi naman, meron tayong nature guide sa gabi, like yung stars. Okay? Stars. Sa stars naman is very prominent guide siya, no? Kahit sa Bible nagagamit na yung stars, like alam niyo yung three kings na nag-guide papunta kay Jesus nung siya ipinanganak sa sabsaban. Sinundan lang nila yung stars, no? Very important tool, no, na ginagamit nung unang panahon kasi wala pang mga compass noon. Wala pang mapa noon na naka-print. So, naka-base lang sila sa nature. So, ang stars, paano naman siya magtuturo sa atin ng direction yan? Kapag kaalam natin, ito, very familiar na stars ay yung Polaris. Polaris, siya yung big star sa gabi. No? Ang Polaris, siya ay nakaturo o naka-position sa north side. So pag nakita natin yung Polaris yung pinakamalaking bituin na makikita natin talaga. Madali lang siyang ma-determine. Pinakamalaking bituin sa kalawakan. So kapag ka nakita natin yung Polaris, alam natin na that side is a north. No? Kasi north ang Polaris naka-position sa north. So alam natin na yung side na yun ay north kapag ka nakita natin yung Polaris. Now, pag nasa north na tayo, let's say, tinapat na, humarap tayo sa north, nasa likod natin, south. Okay? Pag tinapat naman natin, yung ating kanan, yun naman yung silangan, yung ating kaliwa, yun naman yung kaluran. So, madali lang siyang ma-determine kapag kaalam po natin yung mga nature guides, no, na matagal ng panahon ginagamit din ito, lalong-lalo na sa Bible. Okay? So, sa pag-determine naman ng, let's say for example, nawala siya sa trail, hindi niya alam kung saan siya pupunta, tapos walang sun, okay? Walang igabi, tapos wala siyang makitang bituin. So, cloudy, no? Cloudy siya. At kumbaga, hindi clear yung kanyang directions. At hindi niya ma-determine ngayon yung north, yung south. So, ina-advise namin sa inyo na it's better to stay. So, maghanap ka na lang ng very comfortable place na pwede kang magpahinga, matulog, mag-rest, no? Para magagain ka na ng lakas
And we recommend na kinabukasan ka na ngayon mag-travel at maghanap ng directions. So usually naman, pagka, let's say for example, isa sa mga techniques kapag kayo ay nawala sa trail, let's say sa mountain, ang isa sa mga techniques dyan, it's either na punta ka sa pinakamataas na elevation ng mountain para makita mo yung horizon. No, makita mo yung direction. Ah, parang nadaanan ko yun. Makakita ka ng landmark. Ah, parang doon kami nang galing. So, punta ka lang sa mataas na lugar para makita mo yung elevation, makita mo kung nasaan yung mga possible na dinaanan nyo. Yan ang isang technique. Pangalawang technique naman, kapag ka-plane, no? Plane lang, wala kang mapuntahang mataas, elevation na lugar, punta ka naman sa ilog. Okay? Kasi ang possible niyan, ang ilog, no, dediretso yan saan? Sa dagat. Pag may dagat diyan, possible na marami ng mga tao, marami ka nang matatanungan. So, kung ano yung lugar na yun at yung lugar na pwede mong puntahan. So, ang oriente rin mga kapatid, mga pathfinders is, I mean, this is a basic course, no? Na kailangan matutunan natin, no? Kung papaano, ano ang gagawin natin, at ano yung mga kailangan nating preparation sa mga pupuntahan nating lugar. Okay? So, pag sinabing orient, is knowing the direction. Okay? Knowing the direction. So, punta ka ba sa north? Punta ka ba sa west? Ito bang shortcut ang dadaanan? E dito ba tayo sa long cut? So, kailangan mong i-orient yung sarili mo doon sa mga possible obstacles and challenges na madadaanan mo along the way. Pag sinabing steering, is your action towards that direction. Ano yung mga kailangan mong preparations? Okay? Kailangan mo bang mag-prepare ng mga raincoat? Malamig ba yung lugar? Kailangan mo bang mag-prepare ng mga jackets na para maging comfortable yung pagstay sa place, no? At ano yung mga physical preparations? So, kailangan mo mag-jogging, kailangan mo ba ng maraming water, no? Meron bang mga water source sa lugar na pupuntahan niyo? So yun yung mga possible informations na kailangan natin. Kaya meron tayong tinatawag na orienting. So, isa-sum up ko lang mga pathfinders ang ating pong lecture ngayong umaga. Orienting is composed of two words. Let's orient, knowing the direction. Steering is your actions toward that direction. Okay? Then, ang orienting, of course, kailangan natin ng maps. Okay? Madaling-madali na. Kapag meron kayong mga smartphones, I encourage sa inyo, siyempre sa mga kabataan, mga pathfinders na kagaya niyo, bihirang-bihira na, I project na almost 95 to 98% sa inyo, lalo na mga high school na kayo, meron kayong mga smartphones na. So, mag-download kayo ng compass, no? Makakatulong ito sa inyo. This is a tool para malaman nyo yung north, yung south, yung west, tsaka yung east. Okay? At isa pa na magagamit din natin is yung maps. Okay? Yung maps. Ayan. Ito naman yung maps na app. Okay? So, ito naman na direct tayo kung saan tayo pupunta, ano yung mga lugar na pupuntahan natin. Ayan, ano yung mga mas mabilis na way na dadaanan natin papunta dun sa lugar na pupuntahan natin. And mayroon din akong gustong i-recommend pa sa inyo mga pathfinders na pwede nyo rin magamit, no? Sa, let's say, pag nag-hike kayo, merong mga apps. Ito magandang apps na kailangan mo, kailangan ninyo. Ito, Stars. Starwalk. Ayan, Starwalk 2 na app. Okay? So, itong Starwalk 2 na to,
application siya ng stars. So, nakaka-detect siya ng mga constellations sa stars. Let's say, for example, yung Polaris, itatapat mo lang siya sa sky. Tatapat mo lang siya sa sky, nade-detect niya na yung mga stars. Okay? Ayan, oh, nade-detect niya yung Quintus, ayan, Cornus, yung Antilia, ayan. So, ayan, Canis Major. So, nakikita niya, nade-detect niya yung mga constellations, which is maganda siya. And I know, marami sa mga kabataan natin very interested in constellation. So, magandang honors din yan, stars. And I recommend na kunin nyo yung honors na yan. And ako, of course, I enjoyed studying stars. Okay, so, Pathfinders, I hope you are enlightened. May natutunan kayong konti sa ating lecture ngayong umaga. And I hope and I pray na safe kayo despite of this pandemic na ating pong nararanasan. No? At please remember, no, in orienteering, ang pinaka-objective mo is to know your position. Okay? To know your position. Pangalawang objective mo is to know where are you going? Kung saan ka pupunta? Okay? Ano yung mga possible preparations na needed mo sa pupuntahan mo? Okay? By knowing your positions, ibig sabihin, kailangan mo ma-orient sa mga bagay na maaaring mo ma-encounter sa pagpunta mo sa lugar na yun. So, in orienteering, mga pathfinders, you will be informed, no, dun sa mga physical and of course yung mga tools, no, na kailangan ninyo kapag ka kayo ay naglalakbay. Of course, yung orienteering na naman kasi madalas talaga ginagamit siya through outdoor. Kaya maganda nga sana na kung nagawa natin to ng outdoor. Pero yun nga, dahil sa pandemic is naging virtual yung ating pag-lecture. And I hope you learned something for today's lecture. So, God bless Pathfinders and have a good day to all of you.